Magandang araw mga bata para sa MAPI 4 3rd quarter week 1 and 2. Para sa linggong ito, narito ang inyong guro, Sherilyn T. Elizaga, upang talakayin ang asignatura ng Edukasyong Pangkalusugan or Health na may temang Tamang Gamit Iwas Sakit. Para sa ating layunin, kailangan daw ay natutukoy ang iba't ibang gamit ng gamot sa medisina para sa pangangalaga ng katawan, pag-iwas sa sakit, at lunas sa sakit. Balikan natin. Panuto. Sagutin ang mga tanong. Unang katanungan, ano ang kadena ng impeksyon at paano ito mapuputol? Pangalawang tanong, magbigay ng tatlong uri ng sakit na nakahahawa at hindi nakakahawa. Sagot sa unang tanong, ang kadena ng infeksyon or chain of infection. Ito ay tumutukoy sa nakakahawang sakit na maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng infeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman or infection. Ang pagkalat ng infeksyon ay maaaring tuwiran or direct o kaya naman dituwiran or indirect. Ito naman ang bumubuo sa kadena ng infeksyon. Meron tayong infectious agent. Ito yung mga viruses. Maipapasa ito sa reservoir. Susunod ay ang portal of exit. Pag sinabi nating portal of exit, kung paano lumalabas yung mga mikrobyo at pag lumabas yun, kung paano naman ito na ipapasa or the mode of transmission. And then pag sinabi nating mode of transmission, syempre matatransmit na yan, maililipat sa iba. So paano nga ba siya maililipat? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat or maging ang ating mga katawan ay meron tayong tinatawag na portal of entry katulad ng ating kamay, ilong, mata at bibig. So yan ang pwede nating maituring ng mga portal of entry. So si portal of entry at portal of exit ay almost the same. Kung saan lumabas, dun din siya maaaring pumasok. And then kanino, pag nakapasok na siya, sino ba ang tatamaan? Yung mga susceptible host o yung may mga mababang immune system or madaling kapitan ng sakit. So iyon po ang bumubuo sa ating chain of infection or kadena ng infeksyon. Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ang sagot sa pangalawang tanong ay mga nakakahawang sakit. So, ang mga nakakahawang sakit na naituturing ay meron tayong ubo, sipon, tigdas, bulutong, sore eyes. At para naman sa mga hindi nakakahawang sakit, nariyan ang ating sakit sa ngipin o ipin, pagkahilo, sakit ng ulo. Kung masakit yung ulo natin, hindi naman po tayo niya nakakahawa ng basta-basta. Pag ikaw ay napilayan, hindi ibig sabihin mapipilayan din yung kasama mo. Pag napaso ka, hindi rin siya nakakahawa. So yan po ang ating mga nakakahawa at hindi nakakahawang sakit. Dumako tayo sa unawain natin. May iba't ibang uri ng gamot para sa iba't ibang uri ng sakit o karamdaman, gamot o droga. Anumang sustansya maliban sa pagkain o tubig na maaaring inumin at kainin, baguhin, panatilihin o kontrolin ang physical, mental at emosyonal na kalagayan ng taong umiinom nito. So yun ang nagiging side effect or nagiging resulta ng pag-intake natin ng gamot o droga. Kabilang dito ang gamot na iniinom natin kung may sakit tayo gaya ng analgesic, antihistamine, antibiotic, antacid, antitussives at iba pa. May mga halamang likas na nagtataglay ng mga nakalululong na sustansya gaya ng tabako. So alam natin yan na nagiging addictive ang tabako. So kung ikaw ay naninigarilyo, malamang marami ang nalululong dito. Sapagkat ito ay nagtataglay ng nikotina, yun yung nagpukos ng addiction. Ang ibang mga droga ay ginagawa gaya ng alcohol, aspirin at tranquilizers. Paggamit ng droga,
katamtaman ang paggamit ng mga droga upang bagunin ang kalagayan ng isang tao. Kung umiinom tayo ng gamot upang pagalingin ang sakit ng ulo, lagnat at iba pang mga karaniwang sakit, itinuturing na itong paggamit ng droga. Okay, so hindi ibig sabihin na drugs ay yung mga ipinagbabawal lang na gamot, 'di ba? Pero pag sinabi mong drugs in general, ito ay tumutukoy sa gamot. Analgesic. Mga gamot na ginagamit para lunasan ang simpleng karamdaman katulad ng sakit ng ulo, sakit ng ngipin at kalamnan. So ito yung tinatawag nating mga pain reliever. Antihistamine, ginagamit na panlunas sa allergy. So kung ikaw ay may allergy, anything with antihistamine ay pwedeng gamitin para lunasan ang ating mga allergy. Antibiotic. Mga gamot para sa impeksyon dala ng bakterya, halimbawa ay mga sugat o pagpapahilom ng sugat at ubo. So kung masyado nang malala yung ating nararamdaman at hindi na siya nadadala ng gamot, usually tayo ay binibigyan ng doktor ng antibiotic upang ito ay tuluyang malunasan. Meron tayong tinatawag na antacid. Ito naman ay gamot na panlaban pangontra sa asim o kaasiman ng asido, partikular na ang mga pangangasim ng sigmura. So halimbawa ng mga antasido o antasidong panlaban sa asido, okay? Or anti-asido, antasido o anti-asido. So ito yan yung mga antacids, okay? Sikat dito sa atin, malamang ay ang Cremil S. So, yun ang ating mga maituturing na antacid. Okay, anti-tussives. Ginagamit upang mabawasan ang pag-ubo, lalong-lalo na kung ito ay tuyo at walang plema. So, yung tinatawag nating dry cough, diba? Or yung kapit na kapit na ubo. So, ito ang kailangan nating inumin yung mga anti-tussives. So, meron tayong yan. Commonly, meron tayong Robitussin at Solmiux. So, yun ang mga considered as anti-tussives. Next, dalawang uri ng gamot. Meron tayong tinatawag na dalawang uri ng gamot. So, nariyan ang prescription drugs or prescriptive drugs. Sila yung may mga hindi mo sila mabibili nang walang reseta ng doktor. So, kailangan dito pag sinabing prescription drugs, may resetang galing sa doktor o sa manggagamot. So, ano ba yung mga yon? Sila ay ang mga antibiotics. So, usually, di ba, pag bumili ka sa Mercury, hindi ka basta-basta makakabili ng antibiotics kung walang prescription ng doktor. Tranquilizer or pampatulog. Bakit kaya hindi ito basta-basta binibigay ng walang pahintulot ng doktor? Sapagkat ito ay kailangan merong tamang sukat sa pag-inom. Ganon din ang tranquilizer. Pag nasobrahan ka, baka hindi ka na gumising. Susunod ay ang over-the-counter drug. So, ito naman ay ang mga gamot na inyong mabibili kahit walang reseta ng doktor, katulad ng analgesic. So mostly, lagi ito ang madalas bilhin para sa may mga migraine, masakit ang ipin, basta anything na may pain reliever. Okay? So analgesic, antihistamine para sa allergy, antacid yung may mga acid reflux or nasobrahan ng acid sa tiyan, pangangasim, so yan yon yung may mga sipon. So, sila yung mga readily available na pwede mong mabili sa ating mga parmasya na hindi mo kailangan ng prescription drugs. Okay, lapat natin. Pag-aralan ng reseta, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Okay, so makikita ninyo, ito ay ang larawan ng reseta. Sa unahang bahagi, diyan nyo makikita ang pangalan ng doktor. Ito naman ay ang pangalan ng
pasyente. Susunod naman ay ang petsa kung saan kung kailan ka bumisita sa manggagamot. So nandyan ay January 24, 2017. Sunod naman ay ang pangalan ng gamot na ibinigay ng doktor. So merong ang binigay sa kanya ay Tramadol at Paracetamol tablet. Ilang piraso daw? So 20 piraso ng Tramadol at Paracetamol. Ngayon naman, kailan daw siya lagi iinumin? So ang sabi dito, paraan at dalas ng pag-inom ng gamot, anong nakalagay? Isang tableta every 6 hours. So, pagkalipas ng 6 hours, every 6 hours, kailangan mong uminom ng Tramadol and Paracetamol. So, yun ang paraan ng pagbabasa ng isang reseta. Ano-ano ang mababasa sa reseta? Sa resetang ipinakita kanina, punan ang mga detalye sa baba. So, narito ang detalye. Pangalan daw ng doktor, syempre, nakita natin doon si Reynaldo U. O. Huson. Pangalan ng gamot, Tramadol at Paracetamol. Paraan at dalas ng pag-inom, isang tableta bawat 6 na oras. Pangalan ng pasyente, si Lina Cruz. Petsa ng pagbisita, January 24, 2017. So, yun ang mga importanteng kailangang alamin tuwing pumupunta ka sa doktor or sa laman ng isang reseta. Bakit nga ba mahalagang tandaan ang petsa upang natatrack mo kung gaano ka na katagal nag-i-intake ng gamot? Diba? Kung nagiging epektibo pa ba siya? Next, suriin natin. Suriin ng mabuti ang mga pangalan ng gamot sa ibaba. Bilugan, okay, ang mga gamot na nangangailangan ng reseta ng doktor or prescription drugs at lagyan naman ng kahon ang mga gamot na maaaring bilhin kahit walang reseta ng doktor or over-the-counter drugs. So, amoxicillin. Amoxicillin ay, yan ba ay prescription or over-the-counter? So, amoxicillin ay antibiotic. So, siya ay kailangang bilugan. Hindi mo ito basta-basta mabibili nang walang reseta ng doktor. Pangalawang sagot, biogesic. So, ito ay considered as analgesic. So, ito ay nabibili over the counter. Bactidol. Ang Bactidol ay antitussive. So, pantanggal din niya ng katikati sa lalamunan. So, over-the-counter din. Diatabs, over-the-counter din. And then, Betadine, over-the-counter din. So, yung mga yon ay pwede nating mabili kahit na walang reseta ng doktor. So, iisa lang ang kailangang may reseta, yung amoxicillin sapagkat siya ay antibiotics. Next, tayuin natin. Panuto. Tukuyin kung tama o mali ang pangungusap. Kung tama, iguhit ang tatsulok, sapat lang. At kung mali naman ay iguhit ang bilog. So, sa pagkakataong ito, susubukin natin ang inyong kaalaman sa ating ginawang pagtatalakay sa ating paksa. So, sasagutan nyo yan sa isang malinis na papel at ipapasa ninyo kay teacher after ninyong sagutan. Kaya hindi ko na or hindi na natin sasagutan sapagkat kayo na ang sasagot niyan upang alamin ang inyong kakayanang sumagot tungkol sa ating napag-aralan. So, unang tanong, 2 araw ng pabalik-balik ang lagnat ni Riza. Kumonsulta siya sa doktor bago uminom ng gamot. So, ano bang ilalagay mo dyan? Tatsulok o bilog? Okay? Number 2, uminom ng antibiotics na reseta lamang ng doktor. So, ano ang gagawin? Tatsulok pa rin ba o bilog? So, tapusin sagutan hanggang 1, 2, 5. So, hanggang dyan lamang ang ating paksa sa araw na ito. So,
Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na muli ng ating talakayan. Bye!